Stubborns, welcome to another video. Ipapakita po namin ngayon sa inyo kung fertile or infertile ang eggs ng lovebird. Tara! Bago po namin hinahawakan o galawin ang itlog na nasa nest, dinidip po muna namin ang mga kamay sa container ng bird seeds or patuka. Ito ay para mawala ang amoy ng kamay at hindi dumikit or mag-transfer ang amoy sa egg. Dahil pag nagkataon na lumipat ang amoy ng kamay sa egg, may possibility na i-abandon ng mother bird ang kanyang egg. Iisipin niya na hindi kanya ang egg dahil iba na ang amoy nito. So ngayon, ipapakita po namin sa inyo ang aming simpleng paraan para malaman kung fertile ba ang egg ng lovebird. Candling ang tawag sa process na gagawin natin. Ibig sabihin, itatapat natin sa isang maliwanag na ilaw ang itlog para makita o masilip ang loob nito. Dapat po maging maingat sa paghawak ng itlog para huwag mabasag. Mas mabuting ipaubaya sa nakatatanda o sa magulang ang paggawa nito para masigurong safe ang egg at maayos na magawa ito. Ito ang first egg natin. Let's see. Ayan! Nakikita nyo ba? Yan parang ugat-ugat na nagre-red. Sign po yan na fertile ang itlog. So, ang first egg natin ay fertile. Tingnan naman natin ang second egg. Ayan, naitapat na sa ilaw. May ugat-ugat din. Kaya, ang second egg natin ay tantalanan! Fertile! Okay, let's see our third egg. Oops! If you can see, clear po siya. Walang nagre-red na parang ugat. Ibig sabihin nito, ang egg ay... Tama! Infertile ang egg. Next, ay ang ating fourth egg. Ayan! Again, kung mapapansin ninyo, clear po siya. Kaya ibig sabihin, hindi fertile ang fourth egg. Now, let's check our fifth and final egg. Nagre-red din at may poo nasa loob. This means, tan-tananan, fertile din ang fifth egg! So nakita nyo, tatlo ang fertile at dalawa ang infertile. Kaya abangan natin ang pagpisa ng eggs na lovebird. Ito po si Kato. Ako naman si Jace. Nagsasabi, thank you for watching! Click the like button and subscribe for more videos. Bye-bye!